lahat. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ginugunita natin ngayong araw ang unang mga martir ng ating simbahan noong ito ay umuusbong sa Roma. At sa mabuting balita ngayon, tayo pinaaalalahanan na nararapat lamang na ipagkatiwala ang ating mga sarili sa kalooban ng Diyos. At kung ibig man niya at ayon sa kanyang karunungan, ang ating mga pinagpapanalangin ay kanyang tutugunin sa nararapat at naaayon na pamamaraan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang siyam na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi." Sabi pa ng Diyos kay Abraham, "Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin.
Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga ina po. Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak ako ngayong ako'y 100 taon na. At si Sarah, maglilihi pa ba iyon gayong 90 taon na? At sinabi niya sa Diyos, mabuti pang si Ismael na ang iyong kalingain at pahabain ang buhay. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak, wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad yon kay Isaak, ang magiging anak ni Sarah na isisilang sa darating na taon sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunladang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sino man, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ako ni Jesu Kristo, ang sakit ng mga tao upang matubo
Diyos niya tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, "Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling." Hinipo siya ni Jesus at sinabi, "Ibig ko, gumaling ka." At pagdakay nawala ang kanyang ketong. "Huwag mo itong sasabihin kanino man," bilin ni Jesus. "Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon ay araw ng Biyernes, araw ng pasasalamat, araw ng pagdulog ng ating mga panalangin at kahilingan. Sa lahat na naririto, sa lahat ng mga sumusubaybay, araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno sa huling araw ng Hunyo na siyang tanda rin na nakalahati na natin ang taong 2023. At bilang pasasalamat at pagkilala sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, atin po siyang palakpakan. Magandang panahon po ito para magbalik tanaw sa nakaraang kalahating taon na isinasaisip din at ipinagninilay ang tanong na ito. Sinusunod at nagiging bukas ba tayo sa kalooban ng Diyos para sa atin? Sa ating pumabuting balita, nakita po natin ang pagpapagaling ng ating pong Jesus Nazareno sa isang ketongin at magandang bigyan ng atensyon ang mga pagpapalitan nila ng salita. Nang may pagpapakumbabang loob, ang ketongin ay lumapit. "Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling." At ang tugon ng ating pong Jesus Nazareno, "Ibig ko, gumaling ka." Magandang pagnilayan na nagsimula ang ketongin, ang may sakit na lumapit sa ating pong Jesus Nazareno nang may pagpapakumbabang loob. Kung ibig ninyo, kung ayon sa inyong kalooban, kung ayon sa inyong karunungan at kagustuhan, ako'y mapagagaling ninyo. At ang tugon ng ating mahal na poon, "Oo, iniibig ko, nasa kalooban ko, nasa karunungan ko." Isang paraan para tignan din yung ating mga sarili. Biyernes ngayon, araw ng debosyon. Pupunta tayo dito, may mga pinagpapanalangin. Siguro yung iba sa atin, desperado na. No? Kaya ang salitang namumutawi sa ating mga bibig, "Pagalingin nyo na ako. Bigay nyo na sa akin yung dapat na nasa sa akin. Ipasa nyo na ako, Lord." Na para bang isang vending machine. No? Alam nyo naman yung vending machine. Huhulugan mo ng barya, pipindot ka kung anong gusto mo, lalabas. O parang Lazada, o order ka,
add to cart, bibilin mo, hihintayin mo ang delivery. Parang ganun minsan ang trato natin sa ating Diyos. Ito gusto ko eh. Tapos pag hindi mo na gusto, pag hindi dumating sa'yo, sasamaan mo ng loob. Ikalulungkot mo na parabang Diyos pa ang nagkulang sa atin sa kabila ng lahat ng ibinigay niya. Minsan isusumbat, isisisi sa iba. Pero magandang matuto dito sa ketonging ito. Dahil sa kanya, may pagbubukas na ang bagay-bagay at ang kanyang buhay ay hindi lang tungkol sa gusto niya. At hindi niya makukuha lahat kahit gaano pa siya mangulit. Kasi may Diyos. May Diyos na sa kanyang kabutihan, may Diyos na sa kanyang angking karunungang higit pa. No, na parabang sinasabi sa atin, eh, sino ka ba para sabihin mo kung anong gusto mo? O anong kailangan mo? Hindi ba't ako'y Diyos? Hindi ba't mas nakikita ko yung pangangailangan mo? Hindi ba't mas nakikita ko kung saan ka papunta sa iyong buhay? Kaya magandang pag-isipan po ito dahil nakikita rin natin na may mga panalangin hindi natutugon. May mga panalangin hindi pa ngayon mangyayari. May panalangin sa ibang paraan tutugunan. At tinatawag tayo sa pagbubukas ng loob sa ganitong mga tugon ng Diyos sa atin. Tinatawag tayo na lumago sa pagtitiwala. Na maaaring yung pinagdarasal ko, hindi nga mangyayari ngayon. Pero baka may plano ang Diyos para sa atin. May mas higit pa siyang hinahanda. Di ka nga pagagalingin ngayon o gigising ka bukas, may sakit ka pa rin. Pero baka yung ibang sulok ng buhay mo, yung gusto rin niyang pagalingin. Yung relasyon mo sa mga kapamilya mo, sa mga nag-aalaga sa'yo. Hindi ka man yayaman bukas. No, tumataas daw ang jackpot sa loto. No, hindi mo makukuha yan at hindi yan mabibigay sa'yo kung di mo naman yan kailangan. Baka may iba kang kailangan. Yung pinagdarasal mong makapasa ka, yung pinagdarasal mong matanggap ka sa trabaho, baka hindi rin yan. Hindi kaya't may hinahanda pa rin siya sa iyo. May kalooban ng Diyos para sa atin. At kinakailangan lang kumapit tayo sa katotohanan ng darating yan. At hindi ka naman niya pababayaan. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, magandang pagnilayan po natin. Ano ba yung mga pinagdarasal natin? Ano yung dahilan ba't tayo nandito ngayong Biyernes? At handa ba tayo na ipagkatiwala sa Diyos na kung ano man iyong mga kahilingan at kagustuhan natin, kasabay ng ating pagsusumikap, ay ipagkatiwala natin sa Kanya. Lalong-lalo na yung mga bagay na hindi na natin hawak. Lalong-lalo na yung mga bagay na wala na tayong kasiguraduhan. At kumapit tayo sa Kanyang kabutihan at karunungan na ito ay darating sa tamang panahon at pagkakataon ng may tamang pagsusumikap mula sa atin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat. Maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Tulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humingi ng saklolo para gumaling, lumapit tayo ngayon nang may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bibigyang pansin niya ang ating mga panalangin. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap
sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami sa iyong biyaya. Ang ating komunidad, naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdarahop, at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-aalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Sa katahimikan ng ating puso't diwa at may kababaang loob, iangat natin sa Panginoon ang ating mga panalangin at kahilingan, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, at lahat ng mga nagsisilbi sa ating bayan at komunidad na sa kanilang paglilingkod ay isinasama sa kanilang mga ginagawa ang pagbubukas sa kalooban ng Diyos para sa kanila at sa kanilang mga pinaglilingkurang tao. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ama naming Diyos, pinalalakas kami sa aming pananalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinabay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal
ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at akiramay sa lahat. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, umatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol na mga unang martir sa Roma, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kasama ko ang samukot dasal
sana'y pakinggan mo nung mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan mo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo po't nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko at nasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mga paalaala, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilunwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.